All right, so welcome back to our channel. Today is April 24, 2023. Well, today is so Wednesday. Meron tayong mission. Tayo ay mag-assist ng magpapaklinik sa araw na to. Ang ating topic ngayon actually is all about kung paano natin i-re-report yung mga nagpasama sa atin sa clinic. Isa sa mga roles natin, kung tayo ay naging tanto, kung tayo ang naging suyakusha or yung interpreter. So, hindi lang basta pumunta tayo dun sa lugar at i-assist sila. Hindi lang dun natatapos ang ating trabaho. Meron tayong role na i-report ang mga naging detalye ng kanyang check-up. Before natin discuss itong mga kailangan ilista, ay samahan nyo kami mapunta roon sa Ichinomiya. Sandit tayo sa Ichinomiya actually. So meron tayong i-assist na magpapa-clinic ngayon. Shimoto Naika Clinic. So dito natin dinala yung SSW. In the Philippines, 2021, I experienced that kind of my red blood cells. And then the doctor said, I'm going to get blood donation. Take out your blood to decrease the number of RBC. Okay, I see. So on the do you think that your dizziness is related to this increment? Do you think that? I think. Yeah. Okay. I see. Okay. First of all, I'd like to check your blood testing to ascertain this level. Okay. Do you have other abnormalities? Do you feel Okay, so yun ang ating pagpunta sa Ichinomiya from Toyohashi. Around 1.5 hours siya, so medyo talagang malayo siya, no? Pero dahil trabaho natin yan, yan ang ating ginawa ngayon sa araw na to. Dahil gagawin ko siya ng report, isama natin sa ating vlog ngayon. Ang kayo ay interesado at pasok itong ating topic ngayon sa inyong mga requirements, sabay-sabay natin matutunan itong paggawa ng report sa Nihongo. So meron tayong 10 mga listahan na gagawin natin kagaya nung last vlog natin, no, about sa paano mag-yasumi kapag tayo ay may karamdaman o meron tayong sakit. Ganito rin ang gagawin natin sa ating reporting. Ilista muna natin yung 10. Una-una ay yung hizuke, no, yung date. Pangalawa, yung kaisha, no, namae. Tapos yung 10 kung saan yung branch niya. At yung namae noong Filipino, ng kababayan natin, ng Jishusei o SSW. Magkakasama na yan sa isang sa pangalawa. Number 3 natin ay yung Byoin. Yan, so Byoin. Number 4 ay yung Shoujo, no, yung symptoms. Number 5 naman, kasunod dito, ay yung Nayo, yung details. Next, yung Kensa. Next, yung Kekka, yung result. After ng result na yan, ay yung advice. Yung advice ng doktor. Tapos, yung number 9 ay yung kusuri. Kung meron bang inisyo na kusuri yung doktor, kung meron siyang na-receive na gamot, yan, isasama natin yan sa report natin. And yung last ay yung jikai. Yung jikai, ito yung next time kung kailan siya babalik dito sa clinic na to. Okay, so simulan natin. So, number 1 natin ay yung hizuke. So, importante na ilagay natin yung date kung kailan natin siya in-assist. For example, ngayon ay May 24, 2023. Tapos lagay natin yung Byoin tayo. Yan. Para alam kung ano yung ginawa natin sa araw na yon. Next, sa second line naman natin ay ilalagay natin yung number 2.
yung Kaisha, kung ano yung pangalan ng Kojo niya or kung saan siya nakalocate yung Gemba. For example, Kaisha A, halimbawa, Nagoya Ten or Nagoya Branch, No, tapos yung pangalan. Halimbawa, La Cruz 1. Yan. So, yun yung nasa pangalawang linya natin. Pangatlo naman na linya, yung Byo-in. Ilalagay natin dito. For example, ang pangalan ng Byo-in ay Nagoya Naika Clinic. Yan. So, ilalagay natin. Yun yung pangatlong line. Pang-apat, ito na. Yung Shoujo. No? Shoujo. Yung Shoujo ay yung symptoms. Kung ano ba yung mga naramdaman niya. Kung siya ba ay nahihilo. May, ganyan, no? Halimbawa, masakit ang ngipin, mahagaitay, sakit sa ulo niya, ata magaitay, o nakagaitay. Yan, so yung mga symptoms, ilista natin yan. Next naman, yung number 5 naman, ay yung Nayo. Sa case natin kanina, ang result ng kanyang Kenko Shindan, o yung kanyang medical examination, ay medyo mataas yung red blood cell niya. So ilalagay natin sa ating report na Sekkekyu, no? Sekkekyu no kanke, no? Sekkekyu no kekka ga takay. Tapos kanina, no, tinignan din ng doktor, so sinabi ko doon na yung clinic no isya sang kara, so no kekka o kakuri shimashita. Chinek, i-confirm noong doktor yung result na yon. So susunod naman ay yung Kensa. Yung Kensa kanina ay nagkaroon siya ng blood test sa Nihongo Ketsueki Kensa. So inalagay natin sa Kensa, no, kasi may mga laboratory test eh. Yung iba naman, di ba, meron tayong x-ray, di ba, rentogen. Habang nandun kasi tayo sa check-up, kailangan lahat ng galaw o lahat ng mga sinasabi ng doktor, kailangan intindihin natin kung required ba ang mga test para sa case ng ating mga pinapa-check-up. Okay, so next naman yan ay yung Kekka. Merong Kekka o merong mga result na sa oras na yon nakukuha kagad. Sa case naman ng ating pina-check-up ngayon, hindi kaagad makukuha yung result. Pina-schedule siya ng after 3 weeks yata or 2 weeks na babalik siya doon sa clinic na yon para malaman kung ano yung result. Kung wala namang nakitang defect, kung wala nakitang diferensya sa katawan, walang diferensya sa kanyang dugo o saan naman, pwede nilagay doon Ijo Nash. Halimbawa naman no, sa next time, no, so Jikai ni Okarimas, no, so doon pa lang malalaman sa next na balik niya. Yan, pwede na rin lagay yan. Okay, next naman ay yung advice. No, advice ng doktor. Ano ba ang i-advise niya? So minsan nagre-release sila ng gamot, di ba? Or minsan may mga ginagawa tayong mga physical na exercise or mga diet na kailangan gawin. So sa case ng ating pina-check up kanina, ang sabi lang ay dapat magkaroon siya ng regular na pag-inom ng tubig para maging balance yung dugo. So yun yung naging case niya kanina. Ang masaya lang, nag-i-English yung doktor, so madaling na paliwanag, no, yung gustong sabihin, no, ng doktor doon sa nagpapa-check up. Number 9 naman ay yung kusuri. Kusuri. Ito ay yung mga case na may mga binigay na gamot. Lalagay natin yan sa report natin kung ano-ano yung mga niresetang gamot. No? Kung bawa, kung masakit yung ulo niya, lagay na bafirin. So yung last natin ay yung Jikai. Yung Jikai ay yung next time. Kung kailan siya babalik. Kung kailan babalik ng clinic yung nagpa-check up. May mga check up na nung araw din na yun, natapos na kagad, no? Tapos na kagad yung Kekka niya. Meron na kagad siyang result. Merong mga clinic naman na pinabalik-balik pa. Like yung mga dentist, di ba? Pinapabalik-balik yan eh. Ilalagay natin doon kung ano yung date, kung kailan sila babalik. Yung tapos lagay niya doon sa baba, Ijo. Yan. Sabihin, tapos na. Yung lahat na yan, yung 10 na yan, ang pinaka magandang reporting style na gagawin natin kapag tayo ay mga tanto o tayo ay mga interpreter, kung tayo ay may mga hawak na tao dito sa Japan. So I hope na nakatulong itong list na to para mas maging effective tayo sa paggawa ng report. Kung nagustuhan natin itong ating vlog ngayon, please do click the like button dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, please click the red button naman plus yung bell button para ma-notify ka sa lahat na aming mga uploads. Always remember, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.